So guys, it's another video. So for today's video guys, gagawa tayo ng 12 volts tulad nito. 12 volts, 28 each. So, ayan, ito ang ating battery na gagamitin. Tapos ito yung BMS natin gagamitin. Bali 3S 40 amps. Same port lang din siya. Ayan, sige, samahan niyo ako guys. So, ito na siya. Bali na spot ko na siya. Ayan. Tapos, kakabit na natin tong 3S na BMS 40 amps. Ayan, meron siyang indicator dito. Meron nakalagay na 0 volt, 4.2, 8.4 volts, at saka 12.6 volts. So, kung tataka kayo, bakit dito positive? Tapos, pagdating dito, puro negative na. Ayan. So, ayan. Same connection lang naman din yan. Ito natin siya ilalagay. Bali, hanapin natin yung negative. Ito yung negative. Ito yung negative. So, dapat nandito siya. So, ibabaligtad na lang natin siya. Dito sa likod. Negative. Tapos yung 4.2. Tapos ito yung 8.4. Tapos ito yung 12. So, ayan, ganyan siya. Ayan. Ganyan yung pagkaka-install niya. So, magawin ko, lalagyan ko to ng ganito, Captain tape. Lalagyan ko rin siya ng insulation board. So, ito. Yung pinaka, ayan, insulation para yung init eh, hindi dumikit dito sa may battery. So, hindi naman siya init kung sa mga ilaw-ilaw lang. Pero kung gagamit tayo ng yung full na 40 amps, yun. Possible kasi na mag-init tong MOSFETs. So, kailangan safety rin. So, install ko siya dito. Balikan ko na lang kaya pag natapos ko na para makita niya. Nalagyan ko na siya ng ano, ng insulation. Ayan, nakabit ko na rin siya, yung pinaka board niya nandito. So babalutin na lang natin para magmukha siyang ganito. Ayan. So balutin na lang natin itong isa. Hindi ko nalagyan ng ano, insulation, kasi okay naman, lapat naman yung pagkakalagay. So ito na lang yung, ito na nalagyan ko kasi gumamit ako ng mas malaki, kasi nga baligtad yung board. Pero okay lang, same pa rin naman sila ng function. So yun siya, bulutin muna natin. Ito yung isa, ito yung huli natin ginawa, ito yung nauna kanina. So nalagyan ko na siya ng sealant dito. Ayan. Para hindi siya pasukan ng tubig dyan. Tapos kung mapapansin nyo, naka ano siya, naka tape siya dito. So ginawa ko talaga yan para magkaroon ng ventilation, kasi para hindi masyadong kulob pag ginamitan natin ng ganito, kasi masyado siyang kulob. So mas maganda meron siyang kahit pa konti, kasi kapag nag-charge, umiinit kasi yung BMS natin, dahil na pag binabalance niya yung mga cells. So kailangan kahit pa paano may singawan siya. So yan, medyo hindi siya close na close, pero mas okay itong ganito. Pero yung iba rin na nagpapak eh, may butas din eh. Hindi nila hinahayaan na kulob talaga. So body, ito sa kabila, ayan, lalagyan ko pa siya ng tape. So ayan, hindi rin siya ganong ano, kulob. Ito rin sa kabila, hindi rin siya, tinip ko lang din. So ayan, ito kasing battery na ito gagamitin sa solar. Sa ano, ilaw. Solar street light tata ito gagamitin. So dati gumagamit sila ng lead acid. So umorder sila sa amin ng ganito, para ito na yung gamitin nila. Body, charge and discharge na rin yan, same port. So lalagyan ko na lang siya ng battery port dito sa dulo.
So, bahala na sila kung paano nila i-coconnect sa ano. So, yun. And thank you guys sa panonood. Kung meron kayong masasabi sa aking gawa, please comment down below din. So, mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe to my channel. Don't forget to like and share. So, thank you guys sa panonood. See you on my next video. Thank you and God bless.